Winarningan na nila ako nun eh. Pero hindi ako nakinig. Tinuloy ko pa rin. Ganun naman kasi tayo, diba? Sasabihan ka. Wawarningan ka. Parang nakikinig ka. Pero hindi naman talaga. Itutuloy mo pa rin. Magpapakatanga ka pa rin. Ite-text mo pa rin siya. Sinabihan ka na nila, diba? Naitigil mo na. Kasi wala namang pupuntahan yan. Hindi ka niya mahal. Hindi ka niya gusto. Ilang beses naman nang sinabi yan sa'yo, diba? Pero makulit ka eh. Matigas yung ulo mo eh. Ayan tuloy. Iiyak-iyak ka ngayon. Feeling mo ang pangit-pangit mo. Ang baba ng self-esteem mo. Feeling mo, ikaw ang pinakapangit na babae sa buong mundo. Yan kasi hindi nila alam, di ba? Na pag hindi ka gusto ng taong gusto mo, pakiramdam mo parang may kulang sa'yo. Pakiramdam mo hindi ka enough. Pakiramdam mo may babaeng mas maganda sa'yo. Mas matalino sa'yo. Mas may maganda yung katawan sa'yo. Mas sexy sa'yo. Okay lang naman eh. Okay lang masaktan. Okay lang umasa. Pero dapat alam mo kung kailan ka titigil. Hindi habang panahon, aasa ka na lang. Hindi habang panahon, mamahalin mo na lang. Hindi habang panahon, magpapakatanga ka na lang. Hindi. Ito yung sasabihin ko sa'yo ngayon. Habang pinapanood mo to, tumigil ka na. Tama na. Pulutin mo yung sarili mo. Minsan sobrang hirap, diba? Sabi ko nga dun sa hugot makeup tutorial ko, minsan ayaw mo nang bumangon. Hindi ka inspired. Wala lang. Tinatamad ka sa mga bagay-bagay. Parang feeling mo wala nang silbi yung ginagawa mo. Kasi nga parang feeling mo walang nakaka-appreciate. Kasi nga, iniisip mo, hindi naman ito ma-appreciate ng taong gusto mo. Kasi siya lang naman talaga importante, di ba? Wala kang pakialam sa iba. Okay lang yun. It's okay. We're allowed to feel that way. Anytime. Yun nga yung sabi ng quote, diba, na that's the beauty of pain. It demands to be felt. Pero sabi mo nga kanina, diba, you have to know when to stop. You have to know kung hanggang kailan mo dapat maramdaman yung nararamdaman mo. Kasi hindi pwede na dyan ka na lang. Hindi ka pwedeng tumambay dyan sa pakiramdam na yan. Kailangan mong mag-move on. Kasi merong buhay. Baka sakaling nakalimutan mo, buhay ka pa. Diba? Tumigil ka, itigil mo yan. Kaya tuturuan kita kung paano buhatin yung sarili mo pag sobrang babang-baba ka na. Yan na naman yung laging sinasabi. Mahirap naman kasi talaga siya, diba guys? Hindi madali. Hindi madali pag hindi ka inspired. Alam mo yun, parang feeling mo doon ka humuhugot ng lakas eh. Doon ka humuhugot ng saya. Diba? Parang one day, okay na okay ka. Parang gusto mong gawin lahat. Ang dami niyong gustong gawin. Kasama siya. Diba? Ang dami niyong plano. Okay na okay eh. Tapos biglang mawawala. Nangyayari naman yan eh.
ikaw na nanonood ngayon, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Marami kang kapareho. Marami kang kapareho na give lang ng give, pero walang pagmamahal na nakukuha in return. Diba? But then, the thing is, if it's causing you too much pain already, tumigil ka na. Diba? Huwag kang magpakatanga. Ang dami-daming ibang mas importante na bagay na pwedeng pagtuunan ng pansin. Instead na magpaka-emo ka dyan, magmukmuk ka dyan, girl, bumangon ka. Hindi yung nagkukulong ka sa kwarto mo, ayaw mo lumabas. Ako din naman eh. I've had my fair share of heartbreaks, of expecting something in return. Hindi naman perfect ang buhay, di ba? Okay na okay yung takbo ng lahat. Pero minsan kasi may kulang talaga eh, di ba? Siguro, yan yung paraan ng universe para sabihin sa'yo na walang perfect. Pero okay lang yun. Hindi naman lahat ng pagkakataon dapat okay lahat, di ba? Pero alam nyo, sa totoo lang, siguro nga, minsan kung hindi talaga siya pwede, huwag mo nang pilitin. Alam ko yan eh, pag kunyari di ba naghiwalay kayo, lalong-lalo na pag ikaw yung hiniwalayan. Hindi pong ganun. Tatanungin mo sa sarili mo, hindi ba ako enough? Hindi ko ba binigay lahat? Hindi ba ako maganda? Sobrang liliit yung tingin mo sa sarili mo. Alam mo yun, iiwan ka pa rin eh. Diba? Hindi ka pa rin enough eh. Meron pa rin silang hinahanap na siguro hindi mo maibigay. Kaya siguro nila tayo iniiwan. Tapos, pag iniwan ka, yung first day, first, second, third day after the breakup, alam mo yung pakiramdam na parang kang iniwan sa disyerto. Na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung paano ka ulit magsisimula. Tipong ganun. Paano yung mga pictures? Paano ko i-delete yun? Ang dami-daming pictures! Paano yung mga binigay niya sa akin? Mahirap ang magipag-break or hiniwalayan, iniwan. Sobrang hirap. Nandiyan pa yung stage na iiyak ka pa, sobrang hagulgul ka pa, ganun. You are actually allowed to feel that way. Okay lang makaramdam ng ganun. Siyempre, kakalungkot eh, di ba? May wala kang ganang bumangon, school Lord. Ang maganda nga dun eh, yung tipong wala kang ganang kumain. Yes, may rason para mag-diet. Nakakapayat, di ba? Hindi yung ano ah, hindi yung wala kang gana na wala kang pandasa, ganun. Hindi. Sa dami ng tumatakbo sa isipan mo, nakakalimutan mo na nagutom ka. Iniisip mo bakit ganito, ba't ganito yung nangyari, anong gagawin ko ngayon. Nakakalimutan mo ng magutom. At least, may excuse para pumayat. Kunin mong opportunity yon para mag-start into something new. Ako nun, that's when I started working out a lot more. That's when I started being with my friends a lot more. Lagi kaming lumalabas nun ng best friend ko, si Kay. Lagi kaming pumupunta kung saan-saan. Kumakain kami kung saan-saan. Kakain kami ng mga barbecue, ganyan. Tapos sunset, sa beach, mga ganun. Unti-unti mong mararamdaman yun eh. Hindi siya mabilisan. It's a process. It's a process na unti-unti mong pagdadaanan, yung recovery. Hanggang sa makuha mo na ulit yung self-worth mo, hanggang sa makita mo na ulit yung value mo, na maganda ka naman pala, na magiging masaya ka kahit wala siya, di ba? Kailangan mo lang mag-focus sa ibang bagay. Kailangan mong paligiran yung sarili mo ng mga taong positive mag-isip. Para sila yung magsabi na, girl, it's not the end of the world. Pero, ito yung tatandaan nyo, girls. Pag sinusubukan yung mag-move on,
or sinusubukan yung kalimutan ng isang lalaki, huwag na huwag kayong gagamit ng isa pang lalaki para lang magawa yun. Huwag na huwag kayong maghanap ng saya sa ibang lalaki. Kasi ang magiging bagsak nun, magiging panakibutas mo lang siya and magiging unfair naman sa kanya yun. Hindi mo lang sinaktan yung sarili mo, nanakit ka pa ng iba. So huwag na huwag mong gagawin yun. Try your best to move on without using somebody, without using a guy. Give yourself a break muna. Pagpahingahin mo muna yung puso mo bago mo ulit i-open to para sa ibang tao. Isipin mo muna yung sarili mo. Yung value mo na nakalimutan mo nung binigay mo lahat sa kanya. Tapos, dyan sa recovery stage na yan, dyan sa moving on stage na yan, you have to delete all possible communication with him. Kailangan mong i-delete yung number niya. Kung pwede, i-block mo yung number niya para hindi ka mag-expect ng mag-expect na i-text ka niya. I-unfriend or i-block mo siya sa Facebook, it's okay. Hindi pagiging better yan. No. Gusto mong umiwas eh. Ayaw mo ng complication. Just cut it. Cut everything. Diba? Unfollow, delete, block. Okay lang. Kasi it's toxic eh. If all you do all day is to expect a text from him, na iniisip mo na siya at sana mag-text siya. Girl, he's not going to text you. Ngayon, kung iniisip mo na, baka naman may chance pa. Baka naman pwede pang ayusin. Ito masasabi ko sa'yo. Kung maaayos pa yan, gagawa at gagawa ang mundo, ang universe, ng paraan para mangyari yun. Hayaan mo na ang universe mismo ang gumawa nun para sa'yo. Huwag ikaw. Improve yourself. Get a haircut. Get a hair color. Widen your teeth. Get something different than the usual. Something to make you feel beautiful. Something that will boost your confidence. Makeup is a good thing. Diba? Pwede rin your hair. Para pag dumating yung time na magkita kayo ulit, magkasalubong kayo ulit, pwede mong sabihin sa kanya na ito nga pala yung sinayang mo.